To be recycled, turn your losses into gain. Hindi naman naiiwasang nawawalan eh. Pero kung bawat pagkakawala, you became wiser and you consider it that it was good to lose it, then you gain. Philippians 3:8. Sa pagsunod ni Pablo sa Panginoong Hesus, ang daming nawala sa kanyang buhay, ang daming hirap na dinanas, ang daming ginhawang nawala. Pero sabi niya po sa Philippians 3:8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So kahit mahalaga, pag inalisan mo na ng halaga, magiging basura, hindi ka na masasaktan. Nawalan kayo halimbawa ng pulseras, hindi mo na naman talaga makikita. Sabi mo, buti na lang nawala kesa suot-suot ko pa at tinaga ang kamay ko para lang maagaw. You comfort yourself. Pagka nawala ang isang bagay, nawala yung girlfriend mo, ay salamat na lang kasi marahil ay may naghihintay na disaster kung kami yung nagkatuluyan. Pag nawala na kasi, dapat putulin mo na ang pagmamahal mo sa nawala kasi pagpatuloy mo pa siyang inaalala ng inalala at minahal ng minahal, lalong tumitindi yung sense of loss. So we adjust. Sabi ni Paul, karaming nawala sa akin dahil sa aking pananalig, pero itinuturing ko na lang na mga basura yon. Tutal ang kapalit si Kristo, higit lalong mabuti. Kasi kung hindi ko tinanggal yon, walang lugar para kay Kristo. Kaya aariin kong napakalaking pribilehiyong nawalan. Sapagkat kay Kristo, ang kawalan ay kapakinabangan. Hindi na siya nalungkot. At pagka nawalan po kayo sa buhay, now you know what you can lose. Now you know what you can live without. Kung minsan you're very dependent on someone, on something, and then nawala yun, nalaman mo, buhay ka pa rin naman pala, napatunayan mong, hindi ko naman talaga pala kailangan, so bakit ko ba sinasamba, ba't ko ba hinahabol-habol, pwede naman palang wala. And then it adds to your freedom. Luke 9:25. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kumisan kasi kagustuhan natin na i-maintain ng isang tao ang isang bagay sa ating buhay, nagpapakaaba na tayo. Nandyan lang siya. Pero nung talagang wala ka na magawa at nawala, ay kaya ka naman palang mabuhay. Then you declare freedom because God wants us free from idols. To recycle and to be recycled, turn your infections into inoculations. Yung bakuna. Alam niyo po ba yung nilalagay sa bakuna? Mikrobyo. Kung gusto mo magpaturok ng gamot para hindi ka tabla ng kamandag ng ahas, ang itinuturok sa iyo, kamandag ng ahas. Gusto mo magpaturok ng anti-TB, yung anti-tuberculosis, para huwag kang tablan ng tuberculosis, ang ituturok sa iyo, mikrobyo ng TB. Kasi yung mikrobyo na yon, pag pumasok sa katawan mo, nakipagmabutihan doon yung katawan mo ngayon at natalo ng katawan mo dahil konti lang yung nilagay, panalo yung katawan mo, pagdating nung tunay na mikrobyo, kakampi na ng katawan mo yung naunang mikrobyo, pagtutulungan nila yung kamag-anak niyang mikrobyo, kayo ang mananalo, yun yung inoculation. So, when you're inoculated, you are tougher and you are stronger. Now do the same thing with anything. Pag may dumating sa inyong lungkot, gawin yung inoculation para pagdating nung ibang lungkot, sanay na kayo, mananalo na kayo. Pag may dumating sa inyong pagkalugi, pag may dumating sa inyong kabiguan, gawin yung kaibigan para pagdating nung mas malalakit, mabibigat ng mga kalugihan sa buhay, sanay na kayo, panalo na kayo. Every disadvantage could be turned into an advantage, especially when God is on your side. Just do not allow the serpent sting you twice. Alam naman, paulit-ulit na lang kayo na-infect. Kailangan natututo rin tayo. Hindi lahat ng bagay na pumapasok sa ating buhay na hindi natin gusto ay dapat tanggalin. Si Paul, isang hiwaga at hindi sinabi sa Biblia kung ano yung tinatawag na thorn in his flesh. Sabi niya, alam niyo meron akong tinik na nakabaon dito sa aking laman. Mahirap yun, ha? Yung may tinik kayo sa inyong laman. Ilang ulit ko nang hiningi sa Diyos na tanggalin. Sabi niya, hindi ko tatanggalin. Mabuting meron kang ganyan.
Siguro yung mga tao, pag nakikita nila si Paul, perfect na sana si Paul kung wala lang siyang tinik. Pero anong magagawa mo nandun? Hindi po sinabi ko ano yon. Yung ba isang uri ng sakit? Yung ba isang uri ng physical deformity? Yung ba isang uri ng psychological situation or problem? Hindi sinabi ko ano yung thorn in his flesh. Pero nagpapahirap sa kanya yon. Ang galing-galing na sana niya. 2 Corinthians 12:7-9. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yun ang paliwanag ni Paul doon sa thorn in the flesh. Sabi niya, para hindi ako lubos na maging palalo, dahil pwede na ako maging palalo sa bigat, tindi at ganda ng mga ipinapakita sa akin ng Diyos. Sa kanya mga ipinapahiwatig at ipinapaliwanag na naituturo ko sa mga tao, pwede na talaga ako magyabang, sabi niya. But to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, binigyan ako ng Diyos ng thorn in the flesh. Isang matatawag na kapintasan. Isang matatawag na kahinaan. Sabi niya, 3 beses akong nanikluhod sa Panginoon, takiusap na alisin ito. Subalit sabi niya, hindi. Mananatili ang kapintasan na yan. Mananatili ang kahinaan na yan sa'yo. At pupunan ko na lang ng aking grasya para hindi yan ang makapanaig. Sabi ni Pablo, it's hard to be humble when you're great like me. So the Lord limited the greatness and gave me my thorn in my flesh, so that I will be automatically weakened in some parts of my life, and therefore I will always need God and not be independent from God. Ano kaya yung weakness na yun? Maraming nagtatanong lagi, hindi natin alam. So people allowed Paul, a great leader, to have a weakness, to have a thorn in his flesh, because it was the will of God that he would be not be perfect. Sabi niya, sa dami at sa tindi ng mga revelation ng Diyos sa akin, sinamahan niya ng weakness para manatili akong grounded at patuloy na umaasa sa kanyang grasya. At kung yun ay niloob ng Panginoon na nandun, sino naman tayo para pilitin ng Diyos na alisin yun? Even the thorn in the flesh can be recycled, because every weakness that is surrendered to God can be a channel for God to strengthen you. Ang lahat ng walang lamang sisidla ng ating buhay ay nagiging pagpapala sapagkat pinupuno ng Diyos. Kung wala ka nang natira na walang laman, ano pa ang pupunuin ng Diyos? Kaya sabi niya, kahit yung mga walang laman, kahit mga kahinaan, ariin ninyong pagpapala basta isinusuko nyo sa Diyos. Meron akong isang kilalang napaka-sexing babae. Talagang napaka-sexy. Pero dapat sa dilim mo lang makita, dahil santambak ang peklat. Sabi niya, alam mo, pang night swimming lang talaga ako. At kailangan walang tubig sa ilalim ng pool para ako maligo. Yung silhouette niya, napakaganda, ideal. Pero pag niliwanagan mo, no? Nakakabit na yata sa balat niya ang lahat ng peklat sa mundo. Sabi niya, salamat na rin nagkagani-ganito ako, kasi kung hindi siguro, kung saan-saan lupalo ko paghahampasan ang katawang ko sa ganda. No? So naobliga siyang magtago-tago ng konti. Sabi niya, nakatulong yan para rin ako maging modest. So kung meron po kayong matatawag na kapintasan, siguro kung wala yan, ang yabang nyo na. No? Kahit sa ating mga leaders, huwag nyo hanapan ng perfection. Tulad ni Paul, may thorn in the flesh. Take the thorns as well as the roses. It's part of the same plant. Hindi pwedeng bulaklak lang. Ang bawat rosas ay may kasamang tinik. Ganun talaga ang buhay.